Alright, good day. Magandang araw, mga Davaoenos. Mag-ingay, no? Kumusta ho kayong lahat dyan? Kumusta ho yung init ng ating lugar? Kumusta ho yung klima natin? So, this dated today, no? Ang weather natin ay nasa 34 degrees Celsius. Ano nakalagay? Yan. No? Yan. 34 degrees feels like 39. So, climate change, I mean, ano, no? Global warming is real. So, 34 degrees pero para daw 39. I don't know. Bakit ganun yung nakikita ko dito. Anyway, so init nga talaga siya sobra. Ibig ko sabihin na wag lang masyadong magpapatama ng araw directly, di ba? So kailangan you have to wear hats or caps or at least payong, or mas maganda pag nakatago ka sa mga punong kahoy. So yan, no? So shout out sa mga taga Davao dyan, shout out mga Ilonggo, shout out mga Cebuanos, mga taga Cagayanon, Iliganos, mga taga Luzon, Tagalog, no? And Muslims, Cebuano, Ilonggo, Bisaya, kung ano pa mga tribo na nanonood nitong aking video. So shout out din sa mga taga Davao, ng mga vlogger, ng mga may mga Facebook page and admins na kumukuha ng ating mga screenshots, no? So shout out, no? Metro Davao Rising, mga ganun, no? Ano pa ba? Sino pa ba mga kumukuha dyan ng mga ano natin? So maraming thank you sa mga nagkumukuha ng ano ng screenshots, tapos at hindi nila kinakalimutang ilagay yung ating video link, no, sa ating YouTube, no? So yan lang. Bali, hindi lang, wag yung i-mention yung ano ko, yung aking pangalan, ano lang, yung link talaga maganda, no? So ito ako yung nananawagan dyan sa mga taga Davao na nag-i-screen grab ng aking mga, nag-i-screen grab, no? Sa kuha kong mga video dito sa Davao, pakilagay yung ano yung link ng video kahit paano, no? Siyempre, maganda naman yung caption mo rin yung para informative, tapos okay rin yung, napaka-catchy rin yung nakuha ninyong photo, kagaya nito, di ba? Ganun yan, where we are facing sa population district, so kung saan may kita ho natin yung mga high-rise buildings and the medium-rise building na gaya nito, high-rise skyscraper, ano siya, all-in-one, no? Masasabi natin ito sa picture na to sa ating screen, makukuha ho natin, ay kita ho ninyo dyan yung ating isang location lang talaga yan, pero all-in-one frame na siya, di ba? So meron tayong parang medium built or medium-rise building na ang natin ni UD Davao University, tapos skyscraper, tapos high-rise buildings, di ba? So high-rise buildings, skyscrapers, medium built, medium-rise building is all in one frame. So maganda siya. So okay siya gamitin pang post sa inyong mga Facebook page, no? So basta mayroon pang mga ibang tao na nagpo-post doon ng ating ano, ng ating mga screen grab, no, dito sa aking mga video na pinopost sa mga cityscapes, mga ganun, ng mga world skyscrapers. So, ang ganda. So, nakatawa. Thank you sa yung ginagawa. Pero, mas ma-appreciate ko lang ko siya lalo yung inyong binibigay na credit kapag ilagay nyo ang inyong, ang aking video link, YouTube video link. So, maraming thank you. I appreciate it. So, yun lang. Balik, kumusta yung init dito sa Davao? So far, ang Davao, hindi naman talaga rin kainit. 34 first, like 34 degrees Celsius feels like 39 degrees Celsius. Ngayon, kung tingnan ho natin, meron naman tayong makikita mga greens, di ba? Mga lush greenery, kung tawagin. So, okay naman, oh, may mga punong kahoy, may mga punong, may mga saging, di ba? So, isa yan sa nagbibigay ng ano, napaka cool. Basta ano, cold weather. Cold weather, hindi. Basta ano, maganda yung hangin na tatama sa iyo. Tapos ano pa ba meron dito, no? So for this video, ano ba meron sa content na to? Wala lang, kumusta lang Davaoenos, tapos sa Davao City, mag-ingay, kumusta yung ano natin, kumusta yung syudad ng Davao City. Lalo na yung tag-init, no? So syempre, laging advice talaga ng ating ano yan, mga health expert, na wag hayaang matuyuan, di ba? So kailangan na kailangan ka keep hydrated, stay hydrated, like kailangan dapat meron laging dalang tubig. Okay, so yun lang, bali ano bang meron dito sa mga kakapanood lang diyan sa ating channel, kakasubscribe lang, no, dey araw-araw talaga may mga bago tayong mga miyembro, no, ng ating kultong mga kagala, mga gala, the explorer. So ano bang meron dito? Siyempre meron tayo sa pinaka roof deck. I don't know kung ilang floor itong gusaling na akyatan ho natin ngayon, pero basta dito, napaka-tanaw natin, close encounter talaga, no? Napaka-malapitan itong skyscraper, high-rise buildings, in the medium-rise building dito sa Davao, sa Poblacion District. Tapos, ano lang, ano pa ba? Yun ano, bali, papakita lang sa inyo lugar. So, Davao City, ito, no? So, Vivaldi Residences, yan po yung kayang mag-withstand ng lindol up to 9 magnitude.
intensity 9 up to pataas pa noon, no? So hindi siya basta-basta magkakaroon ng cracks, hindi siya basta-basta maigiba itong si Euro Towers. So ito si ito naman ang pangalawa sa kanyang likod yan, yung may cranes ay si ano yan, 202 pick lane, no? So maganda rin yan. So ang ganda ng design yan pagka matapos yan. Tapos itong isa naman si kulay green, yan po si Marco Polo Hotel. Ngayon siya ay under renovation or under construction. Basta under renovation, pinapaganda ho siya lalo. Hindi ko alam kung sino may-ari, kung dati pa rin ba o may iba na nakabili, I don't know. So basta ang one thing is for sure, magbubukas siya ulit para sa madlang people. So ang sabi, Davao City is one and only 5-star hotel. Hindi lang siguro sa Davao City, maging sa Mindanao. Okay. Tapos yung isa naman ay Avida Tower by Ayala. Tapos yung kulay ano naman, Dilaw, yan po yung isa sa pinaka sikat na hotel, no? Way back din sa Davao City nung wala, hindi pa uso yung mga condominium, hindi pa uso yung Airbnb, hindi pa uso yung mga ibang mga hotels like Go Hotels at kung ano pa mga hotels dito na nagsisatayuan sa Davao City. So that's Royal Mandaya Hotel. So talagang ano talaga siya, iconic, no? So kung meron tayong Maguindanao Maranao Hotel, ano ba yung tawag doon sa may hotel sa may ano, sa may Siem Reap to, malapit sa may San Pedro Cathedral, di ba? Ano yun, parang Maguindanao Hotel, no? So Maguindanao Hotel, Mandaya Hotel, and Grand Reg, ano, Dorian Hotel. Asan yung Dorian Hotel? Hanapin natin. So adun na mamaya, no? Sige, putahan natin. Okay, so andito naman si Dorian Hotel, no? May kita ho natin yung parang butas-butas. Under construction, under renovation ho yan siya. So pinapaganda ho siya lalo. Tama ba? No? So that's Dorian Hotel. Okay, Victoria Plaza, Dorian Hotel. So confirm, no? Yun nga yun. Wait lang. Ay, tama ba? Or natatabunan na sa likod? Ah, hindi. Parang hindi siya sa Dorian Hotel. Okay, never mind. Move on. So dito tayo. Balik tayo dun sa Siem Reap muna, ha. O yun, no? So Siem Reap. Isang napakaliit lang na siya na square meter, ilang metro lang yan ang kanyang lawak, pero ang daming mga matataas na building, no, along the highway. So makikita mo talaga siya in one place, in one frame, no. So makukuha ho natin yung mga kumbaga in one frame, andyan yung skyscraper, high rise buildings, and medium rise buildings. So yun, Royal Mandaya Hotel. So meron tayo itong tatlong iconic, no, talagang magre-represent ba ng ano, ay apat pala. Oo, meron pang Apo View Hotel, di ba? So Maguindanao Hotel, Royal Mandaya Hotel, tapos Dorian Hotel, yung hindi natin nahanap, tapos ito si Apo View Hotel. Asan ba si Apo View Hotel? Andito po, oh, yan, oh. Ano natin, nadandahan lang para hindi kayo mahilo. Ayan, Apo View Hotel, ito. Kita niyo itong may mga punong kahoy. So yan po ay People's Park, ha. Tapos ito namang yan yung kulay blue na yan na may parang hugis-hugis, tinik-tinik. So that's ano yan, ha? Davao Museum, no? Yan ang magiging Davao Museum bago. Tapos ang kanyang hugis inspired siya sa Dorian fruits. So ito yung ano, ito yung Apo View Hotel and Casino. So di ba napaka-iconic, no? So apat, no, yung talagang ginagamit yung icon dito sa Davao. So Apo View Hotel, so syempre Mount Apo. Royal Mandaya Hotel, syempre ang Mandaya is ano yan, tribe ho yan dito sa Davao region. Tapos yung Maguindanao, syempre ano yan, Muslim, no, tribo ng Muslim, kung saan na sila din ang pinaka-original din talaga sa Mindanao. Tapos ang Dorian Hotel, so yun, pinaka-iconic Dorian Hotel, talagang siyang magre-represent sa Davao City, Dorian and Apo View Hotel. Tapos ano pa, makikita ho natin mula dito ang Phil Crescent Trail by Phil Chris, no? So meron siya VXI, tapos ang sa likod niyan ay Optum, ha. Ito totoo, nadadagdagan na siya. Dati binablog lang ho natin yan na skeleton pa lang siya, under construction. Ngayon ay materialize ho talaga siya. In fact, meron na ho talagang mamayari. Ibig sabihin, meron ng tenant sila, no? So meron na silang naka-opa, may renters na yan, yung Optum. Optum is ano siya, call center din, no, BPO. Na parang siya na yata daw ang pinakasosyal na BPO dito sa Davao, kasi siya talaga ay merong nakasuit in tie talaga sila, mga empleyado nila dyan, no? So lakas mga corporate at higher. Okay, so ano pa ba makikita ho natin dito? So Darius, hindi na makikita, ay, ito pa pala, mga low rise, medium rise building, yan, no, yung Magallanes Residences, di ba, yung parang westernized inspired, mga Spanish style European, yan, no? Okay. Tapos dito sa malayuan, tanaw pa rin natin itong si Verdun Park, no, sa despite sa napakalayong distansya na home niya sa atin, pero tanaw pa rin natin siya, napaka-visible pa rin. Gawa nung ayan kasi ang pinakamalaking condominium dito sa Davao, pinakamalaki, pinakamalapad. Tapos ano yan, eh, isa, dalawa,
pa ilang gusali, no? Tatlo. Oo. Tapos per building nila, parang ang daming unit. Basta yan ang pinakamalawak, pinakamalaki na condominium dito sa Davao. Hindi natin isama muna ang ano, ha, ang Alvillo Land sa may ano, Ashwila Cove. So yun, tapos ito naman makikita ho natin dito ang Cebu Landmaster na ano yan, Paragon Davao or Davao Paragon. At syempre makikita natin si Mount Apo na mamaya doon tayo lilipat sa kabilang area para walang sagabal. O di ba? So yan lang muna. So iikot ho natin yung ating camera, no. So mga taga Davao, ang ganda ho ng lugar ho natin, no. Pinagsama ng ano, balanse ho talaga yung lugar natin. Meron siyang progressive siya when it comes to businesses and corporates, di ba? Tapos meron na tayong mga greens, mga lush greeneries, di ba? So hindi pinapabayaan. So Davao City is ano siya, maliban sa kinikilala ang Davao City as icon of peace and safety, so Davao City also ay ano sila, no, parang ang mga Dutertes, no, yung si Mayor Inday Sara Duterte lalo na, no, ay ano siya, makakalikasan, no, or by nature patawag yan. Basta ano siya, meron siyang kasabihan na kumbaga hindi talaga masama ang pag-unlad basta hindi ito nakakasira ng kalikasan. Oh, yun, no? So alam ko hindi lang din naman Davao ang may ganyan, no. For example, Iloilo City talaga, no, special mentioned. Kahit pa hindi na kailangan isabihin, i-mention or i-flex ng mga Iloilo ang lugar nila na sila ay by nature sila ay makakalikasan, sila ay nagpapahalaga talaga sa natural, mga sa Mother Earth. So makikita naman talaga natin, no, talagang alaga nila yung ano nila, mga punong kahoy, mga bulaklak, may mga center islands, so talaga sila na meron talaga nakatanim ng mga bulaklak. At hindi lang basta bulaklak, mga ganda, no, talagang disenyo aesthetically Iloilo City, no, the best. Anyway, iikot natin yung camera. Yan, so tanong nga natin yung ano, yung Cebu Landmaster, the Paragon Davao. And from afar, tanaw ho natin si Verdon Park. Okay, tapos itong maliit dyan, si ano yan, si World Palace yan, no? Dyan si Tatay Tigong nagkakaraoke. Nakakapagkaraoke na rin kami dyan. Masarap ang pagkain nila dyan. Okay, tapos ikot-ikot pa natin to dito. Yan. Ito naman yung ano, Chinatown area. Chinatown area. Consists of 5 barangays. Tapos matatanaw natin dito yung tulay ng ano, ng Santa Ana, magsaysay Santa Ana Wharf, no, na Coastal Road. Tapos syempre ang skyline of Island Garden City of Samal. Mamaya ay ano natin, bigyan ko kayo ng update sa ating Coastal Road kung ano na nga ba ang ganap, ha. Okay, tapos so dito na area, meron tayong mga medium rise building lang naman siya, no. Ito Metro Bank, sa may Uyanggorin area yan. Tapos ito naman siya ay Regency Inn, itong kulay green. Hindi naman sila talaga ganun kataas. So, ano sila, medium rise building lang. Tapos ito, si ano, si UB National Blood Center. Yan. Tapos ito naman, si Grand Pinnacle, medium rise building. Ito rin si Gaisano Mall, medium rise building din yan. Tapos itong kulay blue na ano da yan, kay San Pedro Hospital. Okay. Tapos, yun na, Chinatown. Tapos ito, anong gusali to dito? Yan, under construction. Parang tagal na yan, ah. Di, parang walang ano dyan, progress. Walang development. And then from here, no, so facing tayo sa kung saan view natin si... Di ko alam kung anong gusali to, oh. Baka yan si Maisan Hotel, I don't know. Anong gusali to dito? Malaki rin siya, oh. Ah, wait lang, ano yan? Agdao Public Market? Hindi ba? Wait lang. Ay, hindi, sorry. Hindi yan Agdao Public Market. Ito pala yung Agdao Public Market. Yan, oh. Tapos itong malaking gusali dalawa na puti, si ano yan, si Ashwila Cove, Alvillo Land. Tapos syempre from afar mas maganda kung naked eye ho ninyo, no, makikita ho ninyo yan si ano, si Dacodao Loop, no, kung tawagin. Dacodao Loop kasi tapos ano, Dacodao Loop, diyan mo makita yung ano, yung lanang golf club nung araw, pero ngayon siya ay ano na siya, Davao Park District 11 hectare. Tapos ng ano ha, Mega World, tapos SMDC company na SM Lanang and Lin Residences. Tapos may mga gusali pang iba, marami diyan, no. Tapos sa unahan, airport syempre. Tanaw natin yung ano ni Kiboloy, oh. Yung kanyang kingdom, ito to, yan kingdom. Paggabi yan, no, visible yan mula dito. Tapos ito naman ay ito yung ano, tatlong gusali ni Alvillo Land ulit, no. Ayala, harap lang ho yan ni Abrisa de Ayala.
Tapos ito sa unahan nila, yan malalaking gusali si Landco and Price Tower, Business Tower, ganun. Tapos ay di pala, sa likod pala yun, Abreeza Tower, I don't know kung anong tawa, nakalimutan ko na, no? Hindi ko na naano. Tapos Inspiria, yan, napakalaki ni Inspiria, hindi siya basa-basa matatabunan ng mga gusali, malapitan man or malayuan, talagang nangingibabaw talaga siya. Tapos yung gilid naman niya sa Inspiria, yan, ito, Inspiria. Tapos itong isa naman ay si Sida Hotel. Yan lang, no? So maraming thank you mga hagala, that's all for today's video. Pero syempre, hindi tayo aalis dito na hindi ko may papakita ho sa inyo yung tawag nito, Mount Apo. Pero syempre, ito pa, isama na natin si Landers, no? Kumusta na nga ba si Landers yan, no? Itsura niyan. Kaya paano ay ano siya? Under construction, no? Mabilisan. Hindi naman kasi talaga siya typical na building na concrete, no? Simentado, ganun. Nga pala, dapat Christian High School. Medyo nag-aaral pa lang kung ko. Tapos, hindi nyo na itatanong. Netflix ko lang. Okay, tapos, ano siya? Grabe traffic dyan pag ano, pag pick up time, abot yung traffic dyan sa may ano, GP Laurel. Anyway, ano pa ba? Yan lang. Yan o, si Landers. So sige, i-screen grab nyo ho yan sa mga gustong kumuha ng ano, ng screen grab. Basta ilagay yung ano natin ha, yung ating video link sa ating YouTube. Okay, mas malaking ano yun. Ma-appreciate ko yung lalo yun, yung ginagawa ko ninyo. Hindi lang basta credit, kundi pati ang video link. So, dito naman ang area, facing west area of ano, Davao or west, no? Central west, ano matawag dyan, no? So, ano siya? Wala pa masyadong mga gusali dito mga buildings. Meron naman, under construction yung sa may maa, mga condominium din yan. Kasi ito naman ay makikita ko natin si, hindi ko alam kung anong ano to. Gusali, parang Chinese hospital. Eh. Tapos yung isa naman ang gusali sa mataas, na mataas ay si Soto Grande, no? Sa may ano, Davao. Tapos itong gusali na to, kamukha siya ni ano no, ni Gisano Grande Industry. Okay, tapos si Shan Hills Matina, kung saan may makikita kayo mga antena. Ano po yung mga station ng ano natin, mga radio station, TV station, mga GMA, BCBN, lahat. At ito na no, ang makikita ko natin dito ay si Mount Apo. Kaso nga lang, hindi siya ganun ka-visible, hindi siya ganun kaliwanag, kalinaw, gawa nung mausok no. Oo, foggy. Hindi siya foggy pala, parang smugs, no? Hindi rin siya smugs kasi hindi siya polluted. Basta ano lang siya, usok lang siya ng mga, ano, mga factories sa may bandang Santa Cruz area, no? Tanaw natin yung ano, yung parang Iron Dome ng Israel. Ano yan, parang coal power plant daw yan, no? Ng Aboitiz Togo and Company. Yan lang, so that's all for this video. Sana nagustuhan ko ninyo. Maraming thank you and ingat ho kayong lahat, ha? Stay hydrated, wag ho pakawala ng ano, payong lagi, tsaka uminom ng tubig. Bangko Sentral ng Pilipinas. Ladies and gentlemen, so that's all for this video. Thank you for watching. Mag-ingat ho kayong lahat dyan and bye-bye.